And a man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, siyang inaani. Kaya mainam na magtanim ng mabuti kung gustong umani ng mabuti. But there is even a better situation. When you do good because you are good, not only because you want to harvest something good. At yan po ang tema ng pag-aaral natin ngayon. Pinamagatan natin a surprise prize for goodness. Isang hindi inaasahang gantimpala para sa kabutihan. Salamat po aming Diyos sa buhay. Salamat at gumising pa kami ngayon na may hininga. Binibigyan mo kami ng aming mga kailangan, mga isusuot, kakainin, gagamitin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sa pagsamba po namin sa inyo, nawa naging katanggap-tanggap ang aming mga awitin, maging katanggap-tanggap nawa ang aming mga handog, at ngayon, Panginoon, nawa tanggapin ang aming puso ang mensahe niyo sa amin. Father, we ask you to be the speaker. We hide in the shadow of your power, of your glory. May you use your servant only as your footstool, but may you be the real speaker. Empower the words, O God, that we will share, so that we may be strengthened, corrected, and we may be refreshed. Nawa kayo po ang tunay na maging tagapagsalita at yung kalooban niyo maganap sa aming buhay. Tinatanggihan namin ang mga uri ng mga kasalangalingan, mga pandaraya. We reject all forms of falsehood, and we accept only your truth, O God. Give us discerning hearts so that we may know your truth and apply your truth in our daily life. Take over this activity, preside over this gathering, O God. In the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil men and evil spirits. And we frustrate any malicious plan against this holy assembly. And we ask you, Father, sit on your throne of power and dispense blessings to your people. Even as we're gathered here, we pray that you may bless our homes and our loved ones who are not with us right now. Move among your people, O God. Accomplish your will. Glorify only yourself. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. A surprise prize for goodness. Naranasan niyo na po ba na kuminsan ay may ginagawa kayong mabuti? Wala naman kayong inaasahang sukli, pero meron palang kagulat-gulat na magandang bagay na babalik sa inyo. Ito po ang naranasan ng isang babae na napakabuti ng kanyang kalooban. 2 Kings 4, 8-10. Nung panahon na si Elisha ang propeta, ang pangunahing propeta sa bayan ng Diyos. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, "I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed, a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us." So isa pong babaeng may kaya ang nag-alok ng pagkain kay Elisha, the man of God. And we will of course appreciate that food is the basic gift to the hungry, the basic gift to the stranger. Hindi pa naman uso na ng mga restaurants, hindi pa uso yung mga hotel, lalong-lalo sa mga maliliit na mga bayan-bayan. Kaya napakahalaga ng kabutihan para sa mga estranghero o sa mga dayo. At pinakain pa, hindi lang minsan, ng babaeng ito, itong propeta. One meal led to another. Feeding the man of God became the woman's ministry. Sabi niya, alam mo, nakapapansin ko't nararamdaman kong ang lalaking ito ay lalaking sugo ng Diyos. Kailangan natin siyang alagaan, pakanin natin. And they could have become friendly with each other. Very importantly also, the woman and her household provided company for the prophet. A very important ministry. Sapagkat marami po sa mga propeta ay naglalakbay mag-isa, kung may kasama man silang katulong, at kadalasan talaga ang mga propeta ay may mga male assistants, pero siyempre, magkaiba naman yung intellectual level nun, magkaiba naman yung social level nun, kaya hindi magkakaroon ng isang napakagandang exchange siguro of conversation o kaya ay tunay na fellowship. So, not only the meals and the food mattered, but having to share time with people who can be giving you a refreshing and a challenging discussion.
So it's another important ministry to prophets and to God's servants to give them companionship. And of course, the giving of food was extended to the giving of lodging. Sabi ng babae, total, ito'y isang lingkod ng Diyos. Ba't hindi tayo magdagdag ng extension dun sa ating bubong? Ang mga bubong-buo noon, maging hanggang ngayon sa Middle East, ay flat. Kaya pwede kang maglakad, parang balkonahe. Sabi niya, magdagdag tayo doon ng kwarto, at yun ang tinatawag po na upper room. Kadalasan yun ang place of honor kasi doon mahangin, maganda ang tanawin, at malamig ang simoy ng hangin. Kaya yun ang considered privileged place in the house. So, maggawa tayo eka ng isang kwarto, lagyan natin ng higaan, ng mesa, at lagyan din natin ng silya at ilawan. At nang sa ganon, tuwing pupunta dito ang lingkod ng Diyos sa ating bayan, eh meron siyang matirhan. So, the man of God could stay whenever he visited. And of course, it would be easier for the prophet then to visit more often and to visit longer. Siyempre, kung meron kang titirhan, maginhawa ka naman, kung balak mo lang day trip, nagiging overnight at nagiging 2 days, at dahil siya'y lingkod ng Diyos, aba, ay di mapalad ang bayan na mag-overnight pa siya at hahabaan pa niya ang kanyang pananatili doon sapagkat mas marami siyang maipaglilingkod sa mga naninirahan. This would be very, very beneficial to the town of Shunem and definitely to the people of that town. Sabi nga sa Isaiah 52:7, "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news." Yan dapat ang welcome na welcome sa ating bahay, sa ating village, sa ating city, the servants of God who bring good news. Hindi yung mga kung sino-sino naman ang dinadala ay chismis, ang dinadala ay mga gulo, ang dinadala ay intriga. Sabi, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. It is interesting to know that it was the woman, not the husband, who thought about it. So she used her sensitivity and her influence over her household to do good. Mahalaga pong side lesson ito for women to use their creativity and their influence and power to do good, especially for the extension of God's kingdom, for assisting those that are extending the kingdom of God. So ganun ang nangyari, yung pupunta ang propeta sa kanilang bayan ay sa kanilang bahay tumitira, pinapakain nila, at yun ang nagiging base ng prophet na ito sa kanyang mga extension work doon sa lugar na yon. 2 Kings 4:11 to 13. One day Elijah came. When Elijah came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, "Call the Shunammite," meaning this woman who was her host. So he called her and she stood before him. Elijah said to her, "Tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army?" She replied, "I have a home among my own people." Sa kababalik po nitong si Elijah sa bahay ng babae, ipinatawag niya isang araw at tumindig naman yung babae sa harapan ng propeta. Apparently, the prophet was not always directly speaking to her because the prophet would ask his male assistant to ask her. Sabi, itanong mo, ano ba ang maaari nating mabuting magawa para sa kanya? Pwede ba nating ilapit siya sa mga matataas na nanunungkulan sa ating gobyerno? May kailangan ba siya na pwede nating ilapit at idulog kung kanino man ang mga kilala natin? Siyempre, kilala ng propeta ang mga hari, ang mga bagamat hindi sila lagi dapat malapit sa hari at hindi sila dapat laging kumakain sa palasyo dahil baka hindi na sila makapanuligsa sa hari kung lagi nilang gagawin yon. Pero kilala nila ang mga general, kilala nila ang mga leaders. At sabi ng babae, pakisabi mo, "I have a home among my people." Ano pong kahulugan yan? I am safe, I am secure, I am well provided for, and I am surrounded by my people. I don't need the favor of any general or any politician or any king because I am okay. So what do we see here? That the motive of her helping this prophet was pure kindness. It was nothing but pure godliness. Kasi merong magpapakain nga, magpapatira nga, pero oras na nagkaroon ng pagkakataon, meron na palang isisingit na hiling, may request na pala, meron palang gustong ilapit. Sabi niya, hindi ko kailangan sapagkat maayos naman ang aking buhay. Ako ay nasa aking sariling village,
at naliligid ako ng aking mga kababayan at kamag-anak, I'm all right. So here, she was not investing to profit from it. She was not planting so as to harvest. Talagang mabuti lang ang kanyang kalooban at gusto niyang gawa ng mabuti ang lingkod ng Diyos. 2 Kings 4:14 to 16. What can be done for her? Elisha asked Gehazi, said. Gehazi said naman, well, she has no son and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. So nakita po natin dito, hindi pa rin nakontento si Elisha na tinanggihan ng babae ang alok niya, nasuklian ang kabutihan nito. Sila ay nag-imbestiga. Sabi niya sa kanyang assistant na si Gehazi, ano kaya ang pwede nating magawa para sa kanya? Aba, alam naman agad ni Gehazi ang sagot. Wala pong anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo, sabi naman itong propeta. And once more, she politely stood on the doorway, though it was her house. And Elisha prophesied and promised the woman, anong buwan ba ngayon? Sabi, oh, mga ganitong buwan, sa susunod na taon, may kilik-kilik ka ng anak, may bubuhating ka ng anak na lalaki. Sabi, naku po, huwag niyo po akong paasahin. Huwag niyo po akong sabihan ng mga ganyan. Siguro ay sumawa na kadadasal ang babaeng ito, sumawa na kalalapit kung kani-kanino, hanggang tumanda na nga sila, lalo yung asawa niyang, obviously, mas matanda kaysa sa kanya, at gustong-gusto man niya magkaanak, ay sumuko na siya na maaari pang mangyari yon. Sabi, huwag niyo po akong paasahin. Man of God, please don't say that. So once more, we see here that she did not expect anything from Elisha. She did not expect anything from God at all. She was just doing what was good to do. 2 Kings 4:17, but the woman became pregnant. And the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Pansinin niyo po na yung beginning ng sentence ay, but the woman became pregnant. You know, ibig sabihin, sa kabila ng kanyang pagtutol, ng kanyang pagtanggi, sa kabila na hindi niya ito inaasahan ni hinihingi, ay nagdalang tao siya. Elisha's prophecy happened and the timing was perfect. And there's an interesting facet of prayer here. It was not the woman who prayed for a son, but it was the prophet who prayed for it, despite the woman's objections. Siyempre, gusto naman ng woman na magkaanak siya, pero nabigo na, ayaw nang masaktan pa, ayaw nang umasang muli. So ang nanalangin para sa kanya ay yung propeta. Kita niyo po, yung sinapupunan niya ay nagdalang tao, samantalang iba ang nananalangin sa kabila ng kanyang paimbabaw na or paibabaw na pagtutol. Sapagkat hindi naman natin alam kung sa kaloob-loob niya ay tumututol nga ba siya. Wouldn't it be nice if a man or a woman of God wished you well? Wouldn't it be nice if a servant of God prayed for you, even though you're not asking for it? Wouldn't it be nice if the Spirit of God leads the man or woman of God to grant you what you probably have even stopped hoping to receive from God? Wouldn't it be nice if a man or woman of God got to know your needs, and it's because you opened your house to that particular servant of God? So the woman got what she wanted. The woman got what she needed and what she desired. And she did not even dream of it. She did not even initiate any move to have it. Ang ginawa lang po niya, mga kapatid, ginawa niya ang mabuti. Walang vested interest. Walang balak na sumingil o tumanggap ng sukli. It is important to recognize God's servants. One of the more important lessons of this story. Kahit ng mga panahon po na yon, maraming false prophets. So kung false prophet ang pinapasok nyo sa inyong bahay, kung manghuhula o mangkukulam ang pinapasok nyo sa inyong bahay, maaring gumawa din ng ganyang mga prediksyon para kayong bulahin, pero ano kayang kapahamakan ang kasunod nun? Dapat kilala natin kung sino ang lingkod ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na nasa ating puso ang magsasabi sa atin, ito, lingkod ko. Kailangan nakikilala natin sapagkat maaaring mapahamak tayo o malimutan natin gawin yung dapat kung hindi natin nakikilala ang dapat kilalanin. Sa Matthew 17:12, ano pong sabi ng Panginoon? But I tell you,
Elijah has already come and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. Of course, the Lord was referring to John the Baptist. Na sinasabi ni Lord, yun na yung Elijah ang ipinangako. Alangan namang literal na si Elijah yung bumalik. Talinghaga yun, siya yun. Pero hindi nila nakilala at pinugutan pa nga nila ng ulo. Gano'n po karaming mga tunay na lingkod ng Diyos ang napupugutan natin ng ulo? Gano'n karaming tunay na lingkod ng Diyos ang pinagsasabihan natin ng masakit, ng masama, behind their backs? Kasi hindi natin nakikilalang sila pala ang mga tunay na lingkod? At yung palang mga naninira sa kanila, na malakas ang mga press releases, magaling sa PR, eh yun pala ang mga bulaan at mga fake. Mahalaga na nakikilala natin kung alin ang totoo, sapagkat maaari tayong mailigaw nung mali, and we may miss the blessings that can come from the real servants of God. And it is good to do good, especially to God's servants, especially to God's ministries. Isang napakabuting gawa na tulungan ang mga nagpapalawak ng gawain ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesus mismo, sabi po sa Matthew 10:42, "If anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward." Mula sa bibig ng Panginoon, sabi, maski isang basong tubig lamang ang iabot dito sa mga ito, dahil sila'y aking mga lingkod, hindi malilimutan ang kanilang mabuting gawa at hindi malilimutan sila ay magkaroon ng gantimpala, sabi ng Panginoon. And remember, because he is my disciple. See, the good things you do to the servants of God, not because of who they are, but because of who they represent, but because of who they serve. Sabi, alang-alang sa akin, dahil sa akin, pag ginawa nyo yan sa kanila, ay hindi malilimot ang inyong kabutihan. We must never forget that Elijah was a blessing. He was a blessing to the places he visited. He was a blessing to the town. Therefore, it is proper and it is wise to bless those who are blessings to us. Sa palagay nyo, bakit pinakain ng babae ang propeta? Bakit niya ipinaggawa ng kwarto? Kasi yung bayan niya ay tumatanggap ng pagpapala tuwing dinadalaw ng taong ito. So yung nagiging blessing sa atin, marapat lang na gawin din natin tayo na maging blessing sa kanila. It is not enough to say na be-bless ako sa inyo. Dapat maging blessing din ako sa inyo. Because this is what life is all about. There is a circle of life. You inhale, you exhale. May gabi, may araw. You receive, so you give. Hindi na ko kumpleto yung buong cycle at buong circle kung one half lang. Lagi may nagsasabi, naku, bless na bless po ako sa ministry. Eh, naging blessing na ba naman kayo sa ministry kahit kailan? O tagatanggap na lang kayo ng blessing? Bless na bless ako sa ministry ng mga Gideons. Tuwing pupunta ako kahit saang hotel, merong Bible. Kahit nalimutan ko o kinatamarandalin yung Bible ko, pagbukas ko ng mga drawer, may Bible doon. Eh, naging blessing na ba kayo sa mga Gideons? Bless na bless ako halimbawa sa Far East Broadcasting Company. Ang dami-dami kong nadidinig na nafe-feed ako. Eh, pinifeed nyo ba yung Far East Broadcasting Company? Kailangan, kung yung puno na pinapakain tayo, ay binibigyan din natin ng dilig at binibigyan din natin ng fertilizer dahil pinapakain tayo ng bunga nun. Pagpitas lang kayo ng pitas, matutuyot din yon. It is important to be a blessing to those who are blessings to you. Kaya nga maski itong isang maralitang kapatiran, this very poor Christian church, was commended in the Bible sa 2 Corinthians 8:3-4. "For I testify that they," meaning the Macedonian churches, "gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints." Nagkaroon po ng malaking pangangailangan ng mga kapatiran at nagkaroon ng appeal to raise funds at ma-accept na sana itong Macedonia. So huwag na tayong humingi doon kasi mahihirap ang mga kapatid doon eh. Marali tayong church na yan. Pero sila pa ang nagmakaawang isali sila at beyond their capacity, they gave. Kinaawaan ba sila nitong si Paul? Sinabi bang huwag na exempted na kayo, mahirap naman kayo eh. Tama nga, mas mahirap ka, mas nangangailangan ka, mas dapat kang lalong magdilig.
mas lalo kang dapat na mag-fertilize at na pag namunga, ikaw din ang makikinabang. E pag sinasabi mong, naku, hirap na ako, mahalang tubig, binibili pa ang tubig, hindi ko nalang didiligan yung halaman, mahalang tubig, wala akong tubig, di lalong mamamatay yun, wala ka lalong mapipitas. It is important to know and to be wise about this cycle and these circles of giving and receiving. At nakita niyo po, yung assistant ng propeta, marunong, well-informed. Sabi niya, ano bang pwede natin gawin para sa kanya? Wala pong anak at may edad na rin ang asawa. You know, if you were somebody's assistant, you've got to know what to answer when this superior of yours asks you a question. Ewan ko po, hindi ko po alam, itatanong ko, yung lagi nalang huli ka. Especially if you're assisting an important person, a person with an important ministry, hindi naman important yung tao, yung ministry lang na nailagay sa kanyang kamay, nadadamay na tuloy siya. Lalo ka dapat listo, dapat ka magaling. Kung may hiningi sa'yo, may tinanong siya, alam mo, para makapagpas siya, because you need knowledge and information to make good decisions. If you enable your Elisha to make good decisions because you know the answers, then you're being a very good helper, co-worker, indeed. So the visit of this godly person was a blessing to the town because the visit of a godly person can be a great blessing. Maging ang Panginoong Jesus, ano po ang sabi niya sa kanyang mga disciples pag may pinupuntahan mga bahay-bahay? Luke 10, 5-6. When you enter a house, first say, peace to this house. If a man of peace is there, your peace will rest on him. Can you imagine the blessing that the people of God go to your house and pronounce peace? And the Lord says, if a man of peace lives there, your peace will rest on him. In fact, sabi ni Lord, pag hindi kayo welcome, bawiin nyo yung peace nyo. Hayaan nyo silang magulo. Ipagpag nyo ang inyong paa, iwan nyo pati alikabok, huwag nyong dalhin. Kung di kayo welcome, sabi niya. At sa panahon ng paghuhukom, masahol pa sa Sodom at Gomorrah ang aabutin ng sambahayan na yan. Kaya napakahalaga you know who to welcome to your place. And we can maximize the visits of God's instruments to our homes through actual visits of God's people. Huwag niyo nang asahan na si Elisha lalabas sa kung sa kawalan at pupunta sa pinto niyo. Pero marami na siyang katumbas ngayon. Bible studies, prayer, fellowship. Dapat ganun po nangyayari sa inyong mga bahay. Ano ba nangyayari sa mga bahay niyo? Madyong, chismisan, gulo. It is important to choose who you entertain. And it is important to be at the disposal of those who are doing God's bidding. Kitang-kita natin sa halimbawa ng babaeng ito. So you welcome this, the presence of our present-day Elishas through even the media. Mga pinapakinggan natin sa radyo, pinapanood natin sa TV, mga programa na nagiging blessing sa atin. Who visits you? Magandang mag-isip-isip, mga kapatid, sandali. Ha? Anong uri ng mga tao ang dumadalaw sa inyo? Anong uri ng mga tao ang pinakikitunguhan ninyo, ipinaghahain, at ine-entertain sa inyong bahay? Who do you feed? Sino mga pinapakain ninyo? Who do you bring into your house and into your community? Baka naman ang mga pumupunta pa sa inyo eh, para maglaseng, para magsugal, para gumawa ng gulo. E di sumpa sa inyong komunidad yung bisita nyo. Nakita nyo si Elisha blessing sa kanyang pinuntahan. Kaya ine-entertain naman noong mga nandun. When you build an extra room, when you allocate an extra space, is it for God's holy work? Sabi natin, laki-lakihan natin ng garahe para magkaroon tayo ng fellowship dito sa ating garahe. O puro ba extend natin ang kitchen para gumanda, extend natin ang kwarto ko para sumaya ako, guminhawa ako. May lugar po ba sa mga projects ninyo, sa mga improvements ninyo, lalo sa inyong mga bahay, ang gawain ng Panginoon? Sinasabi ba natin, alis-alisin na natin itong sobrang mga mahal na mga antique dito, hindi tuloy tayo makapag-entertain ng maraming magba-Bible study. Wala tayong inalala kundi baka may mabasag, baka may masira. Paluwagin natin for God's work. And you see the behavior of this woman? Siya ang may-ari ng bahay, siya ang ipinapatawag ng propeta. Tawagin ang babae, tawag naman. Lapit naman at nakatayo lang doon sa pintuan. It is important to remain polite though you may be giving to the man of God. Remember that. You are not really giving, you are only an instrument of God
Because whatever you give really comes from God. Tagaabot ka lang. Do not give to buy attention. Do not give to buy influence or favor, especially in the church. Whenever possible, give anonymously. Mahirap naman yung humanga sa inyo ang pastor dahil kayo isang big-time donor. Baka mamaya yung pastor na ang nakatayo at ipinapatawag nyo. Habang pumipirma kayo ng cheque, nakatayo siyang ganon. Nabaligtad. God's servants should remain dignified. Nakita nyo po si Elijah, he never forgot who he was. This is not false pride. This is just being in your proper place. You are God's servant. You are the man of God. Kahit pabahay niya yon, alam mo in the heart of hearts and deep in your mind that it is really God's house. It's not really the woman's house. Niregaluhan lang siya ng Diyos ang bahay, pero mukha kalimutan na Diyos ang tunay na may-ari. This is not to mean to ignore those who are managing these households, who actually legally own them in a human point of view, but to just be proper. Kasi po kuminsan, nalilimutan ng mga tao yung kanilang proper places. Sometimes donors strut about like peacocks in the church just because sila yung nagpagawa ng bubong o kaya sila yung nagpagawa ng ganito ng ganyan, nagiging mga mayabang. Yung babae hindi nakalimot ng kanyang tamang lugar. So stick to your correct place. Do well to do. Do you give food or shelter? Remember that you too are a recipient from God. Respect for God's servants must never be diminished, though on the surface, it seems like you are supporting them. 1 Thessalonians 5:12, respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Never lose respect. And remember also that kindness is to be reciprocated. Elisha searched for ways to reciprocate the woman's goodness. Even men of God are not to feel entitled to be automatic recipients. Hindi ko mo ikay missionary o pastor o pastora o servant of God, akala mo na entitled ka lagi at automatic yon. Do not abuse people's kindness and respect. Huwag naman yung minsan ka lang natulungan, mamaya duty na nung tumulong, natulungan ka lagi. Minsan ka lamang na bigyan ay lagi na ngayong sa kanya katatakbo pag meron kang pangangailangan. Sa Diyos katatakbo, sa Diyos ka magsabi at ang Diyos ang mag-a-assign kung sino ang gagamitin niyang instrument para maging tulong sa iyo. At ang Espiritu ng Diyos ang mag-uudyok doon o tulungan si ganon, ito ibigay doon. Kaya tayo naman nakikinig sa ganong mga leading ng Lord. Masama yung human level lang yung transaction. Huwag, may kailangan ng church. Pwede ba? Ibigay mo, ganun. Ba't di mo kausapin ng Diyos? Diyos ang mag-assign kung sinong gagamitin niya. At yun ang mga ina-assignan, huwag magbingi-bingihan para ang lahat ng ginagawa natin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Luke 20, 46-47. The Lord says, beware of the teachers of the law. They devour widows' houses. Marami mga religious people, abusado. Sabi ko na, yan yung mga teachers of the law. They devour widows' houses. They stay too long pretending to pray. Yung pala, may mga masama na sila mga binabalak at ginagawa doon sa mga bahay na yun. Kaya mahalaga po, kahit mga prayer servants, mga pastors, kung gusto nyo mag-visitation, pupunta kayo sa bahay ng may bahay. Kung alam nyo wala yung si Mister, huwag kayo pupunta doon during the day para mag-pray. Dahil lahat ng kapitbahay, nachichismis na yung kapitbahay nila. Ba't ang tagal ng pastor doon sa loob? So magsasabi kayo na pupunta ako sa inyo, nandyan ba ang mga anak mo o ang iyong asawa? At kung wala, ipag-pray mo siya sa bahay mo, madidinig ka rin ng Diyos. Hindi mo na kailangan puntahan yung bahay niya. Aba, marami pong ganyang nangyayari. Kaya dapat maingat. And good deeds may actually be followed by surprise prizes. Di ba nagulat din yung babae? Akalain pa ba naman niya na sa tanda ng asawa niya at sa kanya ring sariling edad, magkakaanak pa siya? And you know, the prize was not only for the woman. Brothers and sisters, take note that the surprise prize was also for the prophet. Nung unang pumunta ang propeta dito sa Shunem, wala namang nagpakain sa kanya. Wala namang nag-alok sa kanya ng kwarto o pagpapahingahan. Pero nagpabalik-balik siya doon, kaya lang nga napansin itong babaeng taga roon. Saan niya alam yung dadaan-daan dito na yan? Man of God. Something inside of me tells me na man of God. Pakanin natin.
At nung pinapakain na niya, na-confirm siguro sa mga salitang namumutawi dito sa lalaking ito, sa kanyang kilos, sa kanyang mga gawa, at yung espiritu sa loob ng babae, na-confirm, oo nga, man of God ito, dagdagan natin ang ating kabutihan, ipagpagawa natin ang kwarto dito para maginhawa. Pero ito pong man of God na ito, hindi naman nagpunta sa Shunem nung unang-unang pagkakataon dahil may siguradong kakainan at tutulugan. Nagpunta siya nang walang inaasahan din. At marahil ilang beses yun na inabot niya'y gutom, lamig o init. Pero dahil siya man ay matapat sa paglilingkod sa Diyos, binigyan din siya ng Diyos ng gantimpala. Binigyan siya ng magpapakain sa kanya, kukup-kup sa kanya, makakasama niya, magkakaroon pa sila ng fellowship. So do not be hesitant, man of God or woman of God, to go to your Shunem. Maaaring ang Panginoon ngayon na may ipinapagawa sa inyo, may pinapapuntahan sa inyo, at nag-aatubili kayo dahil sinasabi ninyo, paano na ako? Paano yung support ko? May tutulong ba sa akin? Meron bang maaasahan ako doon? Paano naman ako? Huwag niyong isipin. Kasi kung may ipinapagawa sa iyo ang Diyos, malayo na ang narating ng isip ng Diyos, inihanda na rin niya ang mga gusto niyang ihanda para sa iyo. Ang dapat po lang natin gawin, sumunod. Kung itong si Elisha ay nagsabi at nagbigay muna ng kondisyon, pupunta ako sa Shunem sa isang kondisyon, kailangan may sigurado ng address akong titirhan, may magpapakain sa akin bago ako pupunta. Siguro hanggang ngayon, hindi pa siya nakarating doon. Nagbibigay po ba tayo sa Diyos ng patakaran pag may ipinapagawa sa akin o sa inyo? Sige, sasali ako sa choir sa isang kondisyon, siguradong katapat ko ang mic, o malakas ang ilaw sa akin, o may katapat ako electric fan. Sige, magtuturo ako sa Sunday school, pero bigyan ako ng kwarto, bigyan ako ng sarili kong desk. Huwag po tayo nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, alam niya kung anong dapat ibigay sa atin. Ang ating unahin, ang ating atupagin, sumunod. Nagulat yung babae sa sorpresa ng Diyos sa kanya, isang anak. Nagulat din siguro ang propeta dahil nagkaroon siya ng free board and lodging. At hindi basta-basta kasi well-to-do woman, so masarap pa siguro ipinapakain sa kanya. Ano po ang mga surprise prizes na nagaantay sa atin pero hindi maibigay-bigay ng Diyos dahil hindi naman tayo sumusunod? Ano ang mga dapat nating tanggapin sana at hindi naman mahirap para sa Diyos ibigay pero hindi natin matanggap-tanggap dahil hindi pa tayo nakahandang tanggapin yon? Anong mga kabutihan ang dapat sana ginagawa na natin ngayon pero nag-aatubili pa tayo? Anong mga gawain at sinong mga manggagawa ang dapat sana itinutulungan na natin pero hanggang ngayon, intention pa lang, wala pang aksyon? Panginoong Diyos, kami po ay humihingi sa iyo ng karunungan. Napakaganda ang kasaysayan na ito ng babaeng taga Shunem maging ng propetang si Elisha. Ano po ang gusto niyong ibigay sa aming personal na leksyon? Personal na paalala? Ano-anong mga kabutihan ang dapat sana itinatanggap namin kung kami lang ay nasa tamang lugar? What blessings do we miss? Because we refuse to heed your call. What great things remain undone? Because we have doubts as to our provisions. Ano kaya yung dapat sana'y anak na tinanggap namin, inaasam minimithi, na hindi namin matatanggap kung hindi kami nagbukas ng aming puso para sa iyong manggagawa at sa iyong gawain? Tunay o Diyos, bawat kasaysayan sa Biblia ay may leksyon. Ano po ang para sa amin dito? Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, magbulay-bulay tayo, hingin sa Panginoon kung ano ang gusto niyang ibigay sa inyong paalala, turo, pagtutuwid, pagpapalakas na napaka-personal sa pamamagitan ng ating pag-aaral ngayon. Lord, bless your people as we seek your wisdom and as we seek your will. Let us be quiet before the Lord for a while and allow Him to open our eyes to the blessings that He wants to give us through this message.